as we speak, it's election year or campaign period sa ating bansa. Ang dami hong madidinig nating mga gimmick, pakulo, mga nais makaupo sa posisyon, and hindi lang po lahat, pero may mga tao ho na baka mapagkamalian natin ang hangarin at mapagbigyan natin ng kapangyarihan at yung hangad natin kaayusan ng bayan ay mapasakamay ng tiwali. Maliunawa po tayo na bigbigay ng kapangyarihan o magkamali ng hanapan ng katapatan. Ito na ho yung panahon na maaring you will hear so many false promises, empty promises, pero nakataya po rito palagi ang kinabukasan ng ating bayan, of course ng ating pamilya, nating mga mamamayan. Welcome po sa ating Squad Weekly Interactive Meeting, kung saan ito po ay ginagarap natin tuwing Tuesday para po sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kapulisan. You are welcome to the Squad 244. Ako po bilang life coach, nagagalak po akong patuloy na kasama ng aming tropa para sa hangarin ang ating bayan ay maging payapa at ang ating mga bantay bayan, mga kapulisan is to be all the time na tumutugon sa kanilang motto, to protect and to serve. And with us, si Police Corporal Mark Anthony Painor, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adeo Burgess, Police Staff Sergeant Archibald Tomar, Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino, at si Police Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikud. You're all welcome to discuss with us the lesson on integrity. And when we speak about integrity, ito'y tumutukoy sa moralidad or moral values, mga prinsipyo ng isang tao, o tumutukoy ito sa karangalan natin bilang mamamayan, bilang lingkod bayan, bilang simpleng tao. Integrity must be in us, sa lahat ng tao. And to protect its integrity, ayon sa ating lesson, PNP members shall not allow themselves to be victims of corruption and dishonest practices, na ayon sa provision ng RA 6713 with all other applicable laws, it bears 8 norms of conduct. Integrity should be integrated sa ating commitment to public interest, professionalism, justness and sincerity, political and patriotism, commitment to democracy, and simple living. When we say integrity, it contains the standard which public employees must follow, and also, of course, contains the penalties for its violations. Sa ating observasyon, as we look around and see what are the characteristics that we want to develop, pagka pinag-uusapan yung integrity, which characteristics do we want to see improve sa ating mga sarili as part of the community at of course lalo sa ating mga law enforcers. Ang unang Kronika 29:17, it says, "Tastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katwiran. Sa katwiran ng aking puso ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito at ngayon nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na nahaharap dito.
na naghahandog na kusa sa iyo. Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, mapapanat ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. And sa Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa mga talatang binanggit natin dito, speaks of integrity comes from within. It should start from the heart. It refers to more than cleanliness of the heart, but the singleness of heart. Focus sa isang tamang bagay. Matthew 6:24, the Bible says, no man can serve two masters. Dahil kamumuhian niyang isa at iibigin ang isa. You cannot serve God and mammon. That means the first two, material things. Hindi pwedeng pagsabayin mo yung paglingkuran dahil isa kamumuhian mo, isa siguradong kaibig-ibig mo. At ang masakit noon, nasa sardak ng maraming tao, just to, because of their love for material things, they would do everything para lamang makamitsyon, kasakdan ang nakataya ay buhay niya o kanyang pamilya o yung kanyang integridad. One cannot be a double-minded person when we are looking for integrity of the heart. Na anong kahulugan ng Panginoon when He says sa Matthew 6:24, no man can serve two masters, I believe He is addressing the integrity of our heart. Una ho, gusto kong makita nyo principles of integrity. Sa Psalm 7 verse 8, the Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness, according to my integrity that is in me. Para kay David, I'm trying to be not a double-minded person. Tulad ng sinabi ng Bible sa James 1:18, a double-minded man is unstable in all his ways. So pag a double-minded ka, you will never be stable sa lahat ng gawin mo. Bakit? Malilito ka. You can never do the same thing na magkaiba ang lion sapagkat hangarin ay magko-conflict. So, principle of integrity, single-mindedness. Second, the place of integrity, the place. So, how can we have that single-mindedness? When we say the heart, it doesn't mean the muscle that pumps the blood. Hindi yung material na physical ng puso na kasalaga ng kamaon ng tao. We're talking about the seat of our emotion. We're talking about the inner person, the master control ng ating buong pagkatao. Your heart speaks of total commitment. How we commit ourselves sa isang bagay. When people fall in love, they call themselves sweethearts. Hindi natin tatawag na sweetheads. So the heart. That's because the heart is the core of the individual that dictates the character. The heart is the core of the individual that directs the will and dominates affections. Proverbs 4:23, ingatan mo yung puso, wika ng talata, ng buong sikap pagkat dinadaluyan ng buhay. So if we are going to be person with integrity, you must be pure in heart before you can be pure in any other way. Dapat maayos muna yung puso, yung pagkatao. However, integrity has a problem. And that is the heart problem, of course. Nadal sa atin nadidinig, the heart of the problem is the problem of the heart. So, may problema talaga puso ng tao. You would not expect to have perfect leaders. Good and super taas ng pagkatao. Kailangan mo nang magsimula ang kanyang puso ay maayos. And that's, there comes the problem of integrity. Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sabi ng talata, sino makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, tinaturok ko ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang gawain. So puso ng tao ay merong malaking problema. One, it has a disease.
Verse 9, the Bible says, our heart has a disease. Ito'y totoong masama. Pag ang tao hindi Kristiyano, walang pagkatakot sa Diyos, walang konsensyang umiiral, wala talagang pinangad kundi yung material, kaganidan, kabig, kung ano mapapakinabangan. Pagka siya ay single-minded sa bagay na hindi kabutihan at walang katinoan, wala siyang integridad. Kaya nga, sabi ng Bible, ang puso ay totoong masama. It has a disease. It means our hearts are incurably sick. Jeremiah 15:16, my wound is incurable due to sin. Kaya hindi po sapat yung reformation. What people need is regeneration. Kailangan magbago ang puso niyan. Palitan ng Diyos ang puso. Spiritual surgery is what people need. Kailangan talaga may tunay na pagkatakot sa Diyos. Coupled with capability to lead. Hindi yung nakrusundahan mo lang, naisip mo lang, nabuyo ka lang. And you would seek anything na you thought, eh okay lang. But with that integrity of heart, you will seek what God wants you to do. At dapat sigurado. Not only the heart has a problem of disease, it has the problem of deceitfulness. Sabi ng Bible, mandaraya. Kung di tunay ka na Kristiyano, that heart will deceive to get what it wants. Laging puro kabig. Kaya nagkalat ang mandarayang tao dahil sa, because of the human heart is incurably deceitful. Hindi pwede basta pagtiwalaan ang puso ng taong walang takot sa Diyos. Hindi sapat yung wini-wika. Ang malasakit niya, wika sa bayan, malasakit niya sa kapwa, o malasakit niya sa pamilya. Dapat nakikita sa pamumuhay. Proverbs 28:26, siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. So huwag pagtiwalaan masyado ang puso, lalo kung hindi Kristiyano at walang takot sa Diyos. Pangatlo, the problem of heart needs diagnosis. Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. So God reviews our hearts. God revealed what's in the inside. So it's not somebody pushes us to do wrong. It is the heart that dictates us to do what we are doing, whether it's wrong or whether it's right. So it's not because, oh, ito ang nag-utos sa akin, ito nagtulak sa akin, siya sinisisi natin. Gasgas na yung katwiran yan. Sinabi na ni Eva yan. Na kasi, ni Adan, sinabi ni Adan na, ito kasi yung babae ito, nag-udyok sa akin, kainin yung bawal na prutas. Sabi ng babae, eh, yung ahas eh. It's been an old way of blaming one another. Wala nang tigil ng tao kasi sisi ng iba sa kapalpakan na nangyayari. Pati sarili niya kagagawan, isinisisi sa iba. Why? Because of lack of integrity. It is the heart of man that pushes him or her to do what is right, what is not right. Kaya yung ugat na iyon, ang problema, ang gusto ng Diyos maayos. Dapat yun magsimula sa mga tunay na Kristiyano. Iayos ng Diyos ang ating mga puso. Ipaayos natin sa Panginoon. So, the wrong we did is because of what's inside of us, which needs to be changed. And time will come, God will reward the heart pagka ito ay naging maayos kung papayagan lang natin siya na pakialaman niya ang ating buhay. At sabi natin, Lord, I'm fed up with this kind of life. Pangunahan mo na po ako. And I will be submissive to you. God will judge our hearts not because of what we did, but by what we are. Lahat kasi na ginagawa natin, bunga lang ng pagiging ano ka. We're sinners. Kailangan tayong magbago mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging anak ng Diyos. Hindi sa nguso, sa puso. 1 Corinthians 4:5, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. And then shall every man have praise of God. So you can see me, you can hear me speak,
but you cannot see my heart. God sees my heart, and God sees yours. Maaring I could speak things na hindi galing sa puso, gusto ko lang pasikat, gusto ko lang makakuha ng simpatya, but in, deep inside, I'm lying. Same is true with you, with everyone. Pero kung puso ng tao ay may integridad, what you see is what you get. Yun ang makikita mo, yun ang sasabihin nila laban sa kanyang puso. And God rewards the heart of integrity. And thank God for the doctor na siyang bibigay ng maayos na katapatan ng puso. Of course, nagbaba kundi ang Panginoong Diyos na si Kristo. Jeremiah 17:14, the Bible says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for Thou art my praise." So sabi ng Bible, He will heal you by saving you, and to save you, you need to have a new heart. Jeremiah 24:7, God says, "I will give them a heart to know me na akong Panginoon, at sila'y magiging aking bayan. Ako'y magiging kanilang Diyos pagkat sila'y manunumbalik sa akin." With a godly heart comes integrity. Luke 12:48, "At sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwala ng marami, ay lalo lang marami ang hihilingin sa kanya." Bakit tayo mapagkakatiwalaan? Because you have that integrity. Bakit hindi tayo mapagkatiwalaan? Simply because we lack integrity. As Christian citizens, we must abstain from all that's wrong and approve all that is right. Because it is integrity that produces liberty. The reason we live in freedom today, listen to this, is because yung mga nauna sa ating mga tunay na mga may integridad, yung mga nauna sa ating mga leader, mga tao, ay nabuhay, people of character, people of true integrity. Anong connect ng pastor sa integrity and freedom? Again, let me say this. Don't let this pass by, and listen, responsibility and integrity are two ways of saying the same thing. Let me explain. Hindi sila pwedeng paghiwalayan because it links to liberty. For example, isang bata, toddler, kasalukoy pa lang naglalakad, he has no responsibility and he doesn't have to worry about anything. Ibibigay ng magulang, ipoprovide ng kanyang needs, and everyone takes care of him bilang bata. But he has no liberty. Liberty in a sense na gawin na lahat ng gusto niya. Aba, hindi po pwede. Masasaktan siya. So everyone tries to take care of him, and he does what he's told to do, ganyan ang mga bata, and he eats what he was given him. Pinaliligo siya, inilalagay siya sa tulugan. So no responsibility, but no liberty. But as he grows, ang bata ngayon lumalaki, nagkakaedad, nagmamature. As he grows in responsibility, he gets more and more liberty. Ang mga anak natin malalaki na, hindi mo na kailangan subuan, malaya na siyang nagkumakain. Hindi mo na kailangan siyang utusan ng ibang bagay, na magpalit ka ng damit, magpalit ka ng kasuotan. Alam na niya, he is now becoming responsible. And as he has that responsibility, nagkakaroon siya ng freedom to choose kung ano gusto niya damit, kung ano gusto niya kainin. There will come a time when his father, maaaring bigyan siya ng susi, ng kotse, then magkakaya niya magulang, binigyan siya. But again, yung responsibility niya ay ganun pa rin, nakakapit sa kanya, but yung liberty niya, kailangan pa rin bantayan. But if he, that person, acts irresponsibly with a car, kukunin yung susi sa kanya, babawiin sandali. It goes with all of us. When we act irresponsibly sa community, we may wind up sa kulungan and our liberties will be taken away. So responsible, mamamayan, ang taong may integridad. Malaya ka, pero hindi mo naabuso. Malaya ka, nagawin ang lahat ng bagay, but you are responsible of obeying what is in the law. Kung ano ang nararapat.
pag in-assume mo na you have that freedom all the way, pero sumasala ka sa batas, you are lacking integrity. So responsibility, or I should say liberty, is responsibility assumed. So dapat na ang government has integrity, lahat ng nasa public office, and only people with integrity can maintain that kind of good responsibility and leadership. So if we lose it, your integrity as a nation, we are going to lose our liberty. If we want to remain free as a nation, we must be men and women of integrity, and we should raise our kids na may prinsipyo at dangal. So how do we develop integrity? One, of course, adopt a high moral standard to guide us. Our life should define ethical expectations sa lahat ng relationships. Learn to keep our promises. Take responsibility for our words and actions. Bawat sasabihin natin sa ito, pananagutan natin. Hindi yung sinabi ni isa, mamaya pagkaharap ni iba, hindi na niya binaamin. Proverbs 10 verse 9, siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng tiwasay. Ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Proverbs 11:3, ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ang siyang papatay sa kanila. Lahat ng mga irresponsible, lahat ng mga taong walang integridad will be cut off in due time. Do what is right, even when no one is watching. And that is integrity. Believe that virtue is its own reward. Ang Panginoong Diyos ay mas nalulugod when we do what is right, when we do what is just. Mas nalulugod siya sa ganung bagay kaysa magbigay ka sa kanya ng handog. Kasi hindi mo makukuha sa suhol ng Diyos. Listen what the Bible says, Proverbs 21:3. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Anong silbi yung mga ibinibigay ng tao sa simbahan, nagpatayo ng simbahan, nagbigay ng kanilang bagay sa simbahan, pero galing sa kawalangian, at ang buhay naman, walang habas at wagas ang kalapastanganan sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, walang konsensya. And that is what religion does sa tao. Magmukha kang matino panlabas, but deep inside, there's a big problem of integrity. Dahil ang puso ay marumi, kailangan baguhin ni Kristo at magbalik loob sa Diyos ng taong iyan. 2 Corinthians 8:21, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng tao. Ngayon, puro papapogi sa tao, papapogi sa mga mamamayan, papapogi sa lahat ng mga... Hey folks, try to think of what God sees in our hearts. Pagka na isa alang-alang natin, ang tingin ng Diyos sa atin, I think, mas maganda makiking kahinat na ng ating election year. Oh, may God help us. Tayo mga butante, matutumaglagay sa ating pamahalaan ng taong may tunay na integridad. And of course, remind ourselves to be personally responsible and accountable, because someday God will call us to be accountable sa lahat ng ating ginawa. Romans 14:12, every one of us shall give an account of ourselves to God. So when you combine character and integrity, here is what we get. Character is one's moral and ethical code, and integrity means that one lives according to that code. Having integrity, ang isang tao will be able to show graciousness, will be able to show respect, honesty, trustworthiness, hardworking, responsible, helpful, patient. So what's left for us? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall bring it to pass. So may God help us to have the pure of heart, nakakalugod sa kanyang harapan, and be the person of integrity. May God help us all. May God really give us a heart that is loyal to Him, submissive to Him, and help us not to please everyone only, but first of all, first and foremost, please Him who has called us kung saan tayo naroon. God bless you all, and God give you peace. Until next time, salamat po.